Hi guys! Ngayong araw ay magluluto po tayo ng bibingka. Pero ito po ay bibingka na mas pinadali pong lutuin. Bali ngayon po ay hindi tayo gagamit dito ng oven at hindi rin po natin ito lulutuin sa nakasanayang pagluluto ng bibingka. Bali ngayong araw ay magluluto po tayo ng bibingka sa kawali. Yes po, basta may kawali ay makakagawa ka na ng napakasarap na bibingka. So samahan mo na ako magluto! So ayan, para po sa ating pagluluto ng bibingka sa kawali ay gagamit po tayo ng banana leaves. Ayan, atin po itong idadarang or ilalaib sa mainit na apoy para lumambot po itong ating dahon ng saging. Kung wala pong dahon ng saging ay pwede pong parchment paper. So iset aside muna natin ito. Then sa isa pong malaking tasa ay maglalagay po tayo ng 1/2 cup of evaporated milk, 1/2 cup of condensed milk. Kahit ano pong brand ng condensed milk ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin sa recipe na ito. Then maglalagay din po tayo dyan ng 1/2 cup of coconut milk. Kung wala pong fresh coconut milk ay pwede po kayo bumili sa mga grocery store na yung mga gata na po. Then haluin lamang po mabuti hanggang sa mag-combine mabuti yung ating mga wet ingredients. Then after po nyan, kapag napaghalo ng mabuti ay maglagay po tayo ng 2 cups of glutinous rice flour. Yan, hatiin po muna natin para mas madali po nating mahahalo itong ating mixture. So ayan, ilalagay na po natin yung mga natira pa nating glutinous powder. So ayan, halo lamang po ng halo hanggang sa maging smooth itong ating gagawing bibingka mixture. So ayan, kapag napaghalo na po mabuti lahat ng ating mga sangkap ay maglalagay po tayo dito ng 1/2 cup of shredded coconut. Kung wala po kayong fresh na shredded coconut, pwede po kayong gumili sa mga grocery store yung mga nasa garapon. Meron po niyan kasi minsan mahirap humanap ng fresh shredded coconut. So ayan, kapag nahalo na po mabuti, ay atin po muna itong isa-set aside. So dahil nga po sa kawali natin ito lulutuin ay ito po ang ating kawali. Bali ito po ay ating papahida ng mantika para hindi po ganun dumikit yung ating lulutuing bibingka. Hindi naman po talaga siya didikit kasi meron tayong ilalagay na banana leaves. Then after po nyan, ilalagay po natin yung ating idinarang sa apoy kaninang banana leaves. Hindi ko na po tinanggal yung pinakanggitna nitong ating dahon ng saging kasi ito naman po ay sariwang-sariwa po yung ginamit nating dahon ng saging. Then after po nyan ay ibubuhos lamang po natin dito yung ating pinagsama-samang mixture kanina. So ayan, ganyan lamang po kadali ang paggawa ng bibingka. So kapag nailagay na po natin dito sa ating kawali itong ating mixture, ay maglalagay po tayo dito ng niyadyad na cheese. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong itoppings. Pwede rin po kayo magtoppings dyan ng salted egg. Pero itong sa akin ay cheese na lang po yung aking inilagay. Then kapag okay na po lahat, ay pwede na po natin itong isa lang sa pinakamahinang lakas ng apoy. So ayan, tatakpan po natin ito. Kailangan po yung inyong kawaling gagamitin ay may takip at ganito lamang po kalakas yung apoy. Then ayan, kapag po medyo nagbabrown na po yung gilid, ibig sabihin luto na yung kabilang side. So syempre po sa bibingka, mas maganda kung both side ay nagbabrown or nakikitang lutong-luto. So ang gagawin po natin dyan ay atin po itong lulutuin din yung pinakang kabilang side niya. So ayan, ito po yung ating iinit or hahayaan pa ng 10 minuto sa mahinang apoy. So ayan, after bali 50 minutes po ang ating itinagal sa apoy nitong ating bibingka. 40 minutes yung unang side, then nung binaligtad natin ay hinayaan pa po natin siya ng 10 minutes. Kaya all in all po ay 50 minutes po nating niluto yung ganito kakapal na bibingka sa kawali. So ayan, tatanggalan lang po natin ng mga excess na banana leaves. So ayan, ganyan lamang po mga mamshi ang pagluluto ng bibingka sa kawali na gamit ang glutinous rice flour. Napakasarap po nito mga mamshi, promise. Lalo na kapag malamig na siya, mas type ko siyang kainin kapag malamig na. Kasi napakasarap niya dahil para siyang hindi siya nalalayo sa lasa ng tikoy. And syempre lasa din siyang bibingka. Syempre kasi bibingka itong ginawa natin, di ba mga mamshi? Medyo lang dahil nga glutinous flour yung ating ginamit, naglalasa rin siyang tikoy.
tikoy na bibingka. Ayun, yun na po yun. So, kung nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw at ikaw ay bago pa lang sa aking kusina, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para palagi kang updated kapag meron tayong masasarap na recipe. At ang ating pong mga recipe dito sa ating kusina ay available na rin po sa aking Facebook page, Chia Exis Sandoval. Thank you for watching!